Hello everyone. For this interview, I invited one of the country's respected fashion designers. He is based in Taytay, Rizal, and he is also one of the proponents of the Sunduan in Taytay, Rizal. Please welcome Henner Gozum. Hi, Henner. Kumusta, Henner? Ay, parang na-mute. Parang ayaw magsalita. Ayoko kasi. Ano, actually, for the benefit of the audience, si Henner Gozum, ang tawag ko talaga sa kanya, term of endearment ko sa kanya is Chika. Actually, among sa friends niya, ang tawag namin sa kanya, Chika. Kaya huwag kayong magtaka, minsan tinatawag ko siyang Chika. Kasi nakasanay na namin, araw-araw kong kausap yan. No? So talagang yes. Chika. Chika, paano naman, pa-refresh naman yung mga audience natin. Sino si Henner Gozum at paano ka nagsimula? Okay. Okay. Good day, Chika. Direct. Yes. Mm. Yes. Yes, I'm Henner Gozum from Taytay, Rizal. My motto in life is not world peace, but to live beautifully in peace. Oh. Ano yan, ha? Alam mo yan, Chika. Alam mo yan. Oh. Alam mo yan. Gusto ako pa ba? Nanood ka ba? Nanood ka ng bilibili. Kailangan maganda tayo parate. Oh, yan. That is why, for the past decades, I've been creating fashion pieces that brings out the beauty, elegance, and prowess of all women na nadamitan na natin. Correct. Oh. Correct. Diba? Oh, ha? Parang hindi. Oh. Diba? Maganda. Maganda. Direct yan. Diba? Pero, oh. Hindi siya scripted. Oh, oh. Ha? Hindi scripted. Oh. And then fierce and ferocious as they take on life. Oh. Iba. Oh, diba?
Oh. Diba? Ay, audience, oh. Masaya lang kami palagi. Ah. Kaya masaya itong interview na ito. Eh. Masaya ito. Oo, medyo may baklaan ng konti ito direct, ha? Oo naman, oo naman. Hindi, masaya lang. Alam mo naman, Jenner, gusto ko palagi. Oo naman, oo. Tapos, Jenner, you've been a resident of Taytay Rizal almost all your life, diba? Buong buhay mo, dyan ka nakatira eh. Dyan ka lumaki. Ang ancestral house ninyo nandiyan sa town proper. Uh-huh. And kilala ka nationally at saka especially sa iyong locality, no? Bakit nag-decide ka talagang mag-stay dyan sa Taytay? Ah, ganon. Mm-hmm. Ganito yon. Taytay is where my story started. I started as an apprentice here and after. I started to grow my roots here. Alam mo yan. We give back to our community through fashion. At nadala na natin ang Taytay fashion sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. At ng mundo. Correct. Alam mo yan, di ba? Germany, Denmark. Correct. Alam mo yan. Japan. Indonesia. Diba? Yes, America. Correct. Nalibot na, 'di ba? Nakarating na hanggang virtual. Oh. Correct. Diba? Ganon. So 'yun, diyan talaga very loyal ka sa town mo, Henry, 'di ba? Very loyal ka sa town talaga. Oo naman. Tapos Tener, founder. Pa ba ang magmamahal kundi sarili mong ano? Henner, founder ka ng sunduan sa Taytay, no? Yes. It is held every other year, di ba? Every other year ang pag-celebrate mo niyan, eh, di ba? Bakit mo dinesisyon ng gawin niyang event na yan? Napakalaki. Kasi buong taon ang involved diyan, eh, di ba, Henner? Yung, meron na tayong parang grupo na Sunduan Council of Taytay, di ba? Meron Sunduan tayo, Cultural Society. Taytay, no? Yes. Tapos ang dumarating dyan, mga showbiz personality. Siyempre yung mga kilala mo, di ba? Correct. At saka ano, may mga taga-ibang lugar na tinitingnan niya. Marami, mga taga-ibang planeta pa, direct. Planeta na. Ay, naku, alien na. Naku, nakatakot siya. Henner, bakit mo dinecide na i-form yung anong yan? Yung event na yan? Yes, ganito direct. Alam mo yon, sunduan is the people's clamor and as its chairman, I give high importance to culture, tradition, and heritage. Through fashion, we get to live out our culture as the Philippines garments capital. Ay, oo nga. Yes. In the next sunduan, it will be its 50th year. Wow. And imagine direct. 5 decades na siyang ginaganap. At private initiative yan, chika. And you should watch. Alam mo yan, you should watch. Hindi pa kasi ako ni-imbitahan. This time, may imbita ka na at ikaw na ang pinaka-superstar doon na magaganap. Alam mo, Henner, di ba? Naging sunduan mo yan, naging tourist attraction na yan, eh, di ba? In a way, ng Taytay. Pinupundahan talaga. Anong formula mo ng success ng sunduan mo? Bago muna yon, medyo may elaborate ko ng konti itong sunduan. Yes. Kasi alam mo, ang gandang makita ang Taytayenos from all barangays and walks and almost walks of life na nagpa-participate sa event na ito. From youth, alam mo yon, mothers, seniors, to government officials, and also private entities. It is a community event where your ladies and young gentlemen are welcome into society. Siyempre, done in their Pilipinas and Barong Tagalogs that are made by Taytay fashion designers, made up by Taytay renowned hairstylists and makeup artists, we celebrate their entry into society like a debut. Chika, alam mo yan, di ba? Pero eto pa, buhay na buhay ang community spirit
dahil sa sunduan. Oo nga, kita ko sa pictures. Kita ko sa pictures. Oo. Imagine welcoming hundreds of binatilyos and dalagas para kang nagpadibo sa kanila with banda uno serenading them as they go down their houses. Pa, di ba? And di ba, Cesar, ano? Oo. Di ba? Ano-ano sa... kami sunduan, we're looking forward to welcoming more than 100 pairs of young men and women into society as we celebrate 5 decades of our rich cultural heritage as Taytayenos. Ayan, ha? 50th. Kalahating siglo na yan, direct. Kalahating siglo. Chika, ano yung ano, sikreto mo? Ano yung formula? Bakit successful yan? Ano sa tingin mo yung formula na nakapag-succeed dyan sa event mong yan? Passion? Determination? Creativity? And an alive community spirit is what makes Sunduan sa Taytay a success. Yung tulong ng mga iba-ibang sektor. Siyempre. Yeah. Malaking bagay yon, direct. Saka pagka mayroon kang elements in place, plus the community residents that are eager to welcome and their children be welcome into society, that is the secret why Sunduan has lived on through the past decades. Oh, alam mo yan? 50 years. Oh. Grabe. Yes, 50. Yun. Oh. So, punta naman tayo sa Henner Gozum, the designer. No? Kinoconsider ka, Henner, na icon of fashion, hindi lang sa Taytay, no? Hindi lang sa buong probinsya, kundi sa buong bansa. You are the pride of Rizal. Tuho, kanino mo ina-attribute yung ano, yung success bilang fashion designer? Wow, ha? Siyempre, bukod sa Diyos, di ba? Siguro, ano, siguro direct sa mga W ko na kaibigan. Ay, alam mo na ako ano yung W. Pwede mag-specify ka ng mga pangalan. Alam mo na yung, wag na, hindi ko na sasabihin. It is an inside joke among friends na drama sila ng drama here. And then, na naging, chika, I need your help. May parang event ako, yung anak ko, yung friends ko, may show ako. Ganyan, chika, maraming eklabo, chenes, ganyan. Sa ganyan, nagsimula direct. Hanggang ngayon. That is why, through the years, I attributed my success as a fashion designer to bringing out the beauty, class, the elegance and empowerment through fashion to every woman that I dress. Mm. Oh, di ba? Ayaw ng mga fans. Ayaw ng mga ganyan, di ba? Oo. Sa akin lang may ganon, direct. Uy, audience, masaya lang kami palagi nag-uusap na yan. Kaya nang tatahakay, ba't kami tawa ng tawa? Masaya lang kami palagi. Yan, tapos, oh, di ba? Tapos, chika, in the years na fashion designer ka, I'm sure may mga kaingkwento pa rin mga distano, yung medyo difficult na clients, no? Paano mo sila hinahandle? Yung mga unreasonable, yung mga difficult? Direct, parang ano, hinahayaan ko na lang sila magdrama na magdrama. Mm-hmm. Sinasabihan ko sila kung minsan na di na tama. At saka na lang ako mag-eksena ng the customer is always right. Sa bagay, oo. Oo. Diba? Diba, ganun lang yon direct. Mm-hmm. Oo, tama. Chika, meron ka na rin, ang dami mo ng shows, no? Ang dami na, ang kinikwento mo sa akin since way back, no? Naipakita mo na yung mga damit mo dito sa Pilipinas at ibang bansa din. Ninasyon ko nga kanina yung mga bansa. Diba? Uh-huh. Ano sa tingin mo yung benefits ng lagi kang nagsushow? Whether dito o sa abroad. Ano yung nagigain mo as a design? Okay. You know, Derek, fashion is my passion. That is why joining fashion show is my way of showcasing my legacy and passing on the craft as a fashion designer. What I get from joining this show is that I get to impart to people my masterpieces. Oh. Oh,
Naku, parang ganun lang. Masterpiece. Naku, naku. Masterpieces! Alam mo yon. Gusto, alam mo na yun. Ano yung mga masterpieces na yan? Makita ng mga taga-Japan ito. Kailangan. Kailangan makita nila. Alam mo yan. May purpose. Oh. Oo. Naku, eksakto pala. Ano, August. Ang ilalabas ko to sa Nasigot August. Meron tayo ipapakita sa mga taga-Japan interview sa'yo. Makikita nila ang ganda. Alam mo yon. Chika. Alam mo yan. Pampaano pa rin yon. Alam mo yan. Hindi ko nasasabihin. Ay, ay, nako, nako. Ikaw na rin nagsasabi. Direkto na rin. Ganon. Chika, ngayong nasa pandemya tayo, di ba, syempre, may kahirapan. Di ba, nahirapan tayong lahat eh. Apektado lahat eh, di ba? Paano ka nakakope sa mga difficulties nitong nakaraang dalawang taon? We went back to basic and compliance to new normal. Ganun as a senior citizen fashion designer. We need to adapt to changes and do it real quick, direct. Kung hindi, alam mo yon, mapag-iiwanan tayo, direct. Pero chika, as we go along blazing our trails, we move forward with our passion for fashion. Pero hindi ka ba natatakot dati na during the height of the pandemic, may mga kliyente kasi nag-aano pa rin sa'yo eh. Hindi ka ba natatakot na baka mahawak ka or baka magkaroon ka ng COVID? Ay, Diyos ko, direct. Na doon talaga yon, hindi nawawala. And up to now, ganun pa rin naman ako, direct. Oo. Safety ganun pa rin. Oo, hindi pa masyado talaga. Oo. Ito, chika, di ba, nagkaroon tayo ng virtual shows no noong 2021, di ba? At sumali ka sa karamihan. Actually, isang show lang din mo nasalihan, eh, di ba? Doon sa virtual. Isang show lang hindi ko nasalihan, direct. Mm-hmm. Bakit? Ang tanong ko, personally, bilang parang producer-director ng virtual shows, bakit nag-invest ka ng oras, ng pera, para sa ganong klaseng activity? As I share my fashion legacy, I see this as a way of continuous growth, especially during pandemic lockdown. We have to keep up with the times if we want to leave a good legacy, chika. Oh, ano? Dapat mag-adapt sa mga mapagbagong ano eh, di ba? Hindi pa pwedeng mapag-iwanan tayo eh, di ba? Yun. Anyway, sa ano ba ang pwede mang may kwento? Ano ba ang Henergozum style? Paki-elaborate sa mga audience natin. Wow. Teka. It's classic. Oh. Alam mo 'yan. Ayaw nariyan ng, 'yan. Ayaw oh, ng oh, fans. Nariyan 'yan. Ayaw ng fans. Ethereal. Oh. Oh. Alam mo 'yan, 'di ba? Oo, Diyos ko. At, eto pa. At, oo. Oh. It's long-lasting. Ayan, oo. Ayan, yan. Lang. Talaga, miski matagal na, nagagamit pa nila direct. Alam niya, sa totoo lang, na minsan, na, kasi nakikita ko yung mga damit ni Jenner, no? Even ng virtual. Sabi ko, itong taong to, pinanganak ahead of his time. Kasi minsan, yung nakikita ko doon sa ibang ginagawa ng mga foreign designers, nagawa niya na. I mean, hindi ko sinasabi yan dahil kausap ko si Jenner. Sinasabi ko palagi sa kanya yan. Sabi ko, nakakatorete ka din ha. Sabi ko, yung iba, minsan di nakakaintindi. Di ba? Hindi nakakaintindi. Uh-huh. But when you look at it, tapos sitig mo na ilang taon na nakakalipas, sa'yo, tapos na. Sa kanila, di ba? Oo, kung alam niyo lang, tignan niyo mabuti, you can do research, yung mga gawa ni Henergozum. Actually, you can visit him sa kanyang atelier. If you want to find inspiration, marami rin siyang ginawa na talaga hanggang ngayon ipasabling-pasable. Diba? And he believes in the thought of styling. Diba yung styling? Diba? Mahilig ka sa ganun, naniniwala ka sa ganun. Yung mga bagay na babaguhin mo lang, i-stylan mo lang, naiiba na ang look. Diba? Tama. Di ba, chika? Anyway, anong ma-advise mo? Panghuling tanong ko sa'yo. Anong ma-advise mo sa mga young generation designers pagdating sa paggawa ng damit,
at saka yung pagtagal sa industriya. Naku ha. Naku, ganito lang yun. Mm-hmm. Eh, pag-usahin ng craft para magtagal. Magpakadalubhasa ka now, saka ka na lang umaura later. Ay! Ganun yon. Yes. Alam mo na yan, yes. Chika, di ba? Yes. Parang yun lang, very simple lang. Ganun lang. Mm. Oo, tama. Oo. Yun lang saka siguro. Saka na lang umaura direct. Hindi yung nakapag... Naku, ewan ko ba, marami nga yung... What about yung ano, yung pagdala sa sarili, yung outlook sa buhay? Dapat ba maging magandang outlook, maging mataray ba? Dapat ano? Lang, direct. Dapat lang. Mm-mm. Kasi si Henner Grossman is known to have a very, very good sense of humor. At mahal na mahal siya ng karamihan sa industriya. That's why malaking bagay ito na na-interview ko siya. Kasi I just want people to know him better. At siguro emulate nila yung pinagdaan, yung mga gawa mo, yung experiences mo sa buhay, di ba? Yung marami ka rin pinagdaanan, di ba? Marami. Hindi naman. Correct. It's not a bed of roses, di ba? Aha. Uh-huh. Mm-hmm. Kaya, go. Okay. Go. You go. Then... No, I mean, nakita mo yung collar lang. Nakakaloka na, di ba? Oo, naku, tignan nyo. Yun na nga. Anyway, Henner, thank you for saying yes to this interview. Pinakita mo talaga kung sino si Henner Gozum. I really hope that Greg. People can comment and say something about Henner. Diba? Kasi I'm sure marami rin kinatutunan sa kanya words of wisdom. Remember, matagal na siya sa industriya, 5 decades. And this year, I think he's celebrating his 50th year. So, congratulations, yeah. Henner, and thank you very much. Thank you, Derek. I love you, Derek. Bye, Chika. Bye.